Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Tila ba hinamon nitong si Congressman Marculeta itong si Rafi Tulfo dahil nga umano sa sobra ng galit na galit itong si Marculeta dito kay Rafi Tulfo dahil sa mga pinaggagawa nitong pagpapahiya sa kanyang mga iniimbestigahan. Tila ba ramdam na ramdam ang gigil nitong si Marculeta dito kay Rafi Tukmol na ito na para bang gusto niya nang sapakin sa pagmumukha. Hindi naman nakapalag itong ini-idol niyong si Tukmol dito kay Marculeta. Ano nga ba naman kasi ang laban ng isang content creator na magpahiya lang alam sa isang bar passer at isang batikang abogado. Kaya naman na mahiya ka Rafi Tukmol. Hindi ka magaling, Tukmol ka. Ang ahas ng Malacanang na si Liza Smags at itong si Tambaluslos huli na sa kanilang mga kabalbalan at tila ba walang nagawa pati si Kuting hinahayaan na lang mahuli ang mga duldog na ito. Huwag kang mag-alala Kuting ng Norte, isusunod ka na. Ang balitang ang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayon nga sa isang netizen, ano ang nangyari sa investigasyon mo sa PCSO scandal? Ayon kay Maharlika ay tumanggap ka ng 1 billion pesos. Gaano ba katotoo yun, Senator Tulfo? Ano na ang nangyayari sa executive session? May nangyari ba na wala nang parang bula ang PCSO Senate hearing? The best lawyer lawmaker that no one in the Congress and Senate can match his capability and intelligence. Not only Senator but the new President of the Philippines that could stop corruptions, abuse of power and drugs issues. Good day everyone. At tama na, sobra na. Kung dati ay hinahangaan at tinawag na idol pa, pero kalaunan noong nasa posisyon na ay nakakalungkot na ang estado niya, nakakauyam na ginawa lang pala front ang programa niya sa radyo para sa sariling interes lang pala at pera-pera lang. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Hamon ni Marculeta dito po kay Rafi Tulfo na sila ay magkaroon ng diskusyon, no? Hinggil po rito sa hindi po makakapayag si Marculeta na pagbintangan sila o yung lower house, House of Representative, pagbintangan sila ni Rafi Tulfo na sila yung hindi naglagay, no, ng DICT project. Okay, punta na po tayo rito, no. Ito po yung sinasabi natin, hinamon na po ni Marculeta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marculeta, punong-puno na kay Tulfo. Ito po yung mga binitawan, ilan na tandaan natin sa mga binitawan ni Marculeta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Kung po, hindi sa, sabi ko, antindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po paratang ni Marculeta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Rafi Tulfo, no? Ha? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Rafi Tulfo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Rafi Tulfo. Kasi wala naman daw vlog si Marculeta, eh. Kahit sa sarili mong channel, Rafi Tulfo, hinahamon ka ni Marculeta, dyan nyo pagdiskusyonan. Dyan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marculeta ngayon.
ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong inilegal dyan. Kasi sinisisi niya, ha, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadyetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun, tapos sinamon niya ng diskusyon, patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, sinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT, eh ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay sa Tulpo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa. Ikaw, no? Ikaw, Rapi Tulpo, sabi niya, Senator Rapi Tulpo, ay ang energy, ha? Head ng energy committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong mag-diskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya, tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Ito niyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay, siya rin may-ari ng News 5, TV5, na kung saan ay mayroong programa si Rapi Tulpo in action. Kita nyo na pag-uugnay-ugnay natin. Ha? Pwede nyo pong pag-uugnay-ugnayin ng matino. No? Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulpo halimbawa pong nakipag-debate. Kasi parang nakinikinita ko na eh. No? Na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay si, huwag na natin pangalanan, na si Manny Pangilina. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulpo ay patuloy na, anong tawag dyan? Magbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. Yun yung sinasabi natin na baka sabihin nyo naman, no, ito kasi maraming magsabi ng ganito. Eh, hinahamon mo si Tulpo, sabihin nyo. Nandibate si Pangulong Marcos nga nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon kay... Actually, hindi debate ang hamon ni Marcoleta kasi kung debate, eh, malamang. Diskusyonan lang, diskusyonan. Pero ganun din. Eh, paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulpo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipag-debate. O, yan. Yeah. Pwede yung ikatwira nyo. Hindi, ha? Imunahan ko na, eh. Okay. Si, ano po, si PBBM, tama po yun. Hindi po siya nakipag-debate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi, pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipag-debate. Hindi po parte ng trabaho ng presidente ng Pilipinas yung pakikipag-debate. Samantala, ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No?
Ang sinasabi po, ang hamon sa iyo, magdiskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakataligid. Oh, payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available. Gusto lang niya mapakita, ha? Gusto niyang itanong sa'yo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 ng sa DCT. Hindi lang daw po pagpupundo. DICT, hindi lang po pagpupundo ang kinakailangan gawin dyan, kundi aralin. No? Bakit? Yung internet natin, idugtong ko lang ha, kahit na medyo sala sa labat. Alam po ninyo, kaya ako against na against sa privatization. Pangako lang po yung gaganda ang servisyo pag pinrivatization na iya. Kalukuhan yan. Matagal na pong private ang ating internet. Matagal na pong private yan. Gumanda ba internet natin? O ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Ha? Yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Hindi daw dapat ganun. No? Ang naging trabaho ng mga yan. Dapat po na pwersa sila noon na maglagay ng mga cell site dun mismo sa mga kanayunan. O, ayan po. Nauunawaan daw ba ni Rafi Tulpo yan? Tanong ni Marcoleta at tinatanong ko na rin. Masarap po yun eh. Alam po ninyo, masarap po na nakikita yung mga senador. Si Manny Pacquiao nga, hindi umatras sa debate. Di ba? Nakita natin. Bagitong-bagito pa lang si Manny Pacquiao no, nakipag-debate. Ngayon, hinahamon ka ng diskusyonan sa sarili mong channel, sa sarili mong vlog. Eh kung ako yan, may naghamon sa akin dito. Hindi ko rin pinatulan. Di, iba kasi yung hamon eh. Una, hindi naman yung vlogger yung naghamon sa akin, di ba? Eh, napikon na rin ako eh. Sinabihan ko na rin na, sige, maglatag kayo kung ano yung pagdidebatihan natin. Siyempre, kayo naghamon eh. Kayo mag... ganun po ang paghamon ng debate. No, sa mga gusto pong maghamon ng debate sa akin, yung paghamon po ni Marcoleta, inilatag po niya. Ano yung pagdidiskusyonan? O, diba? Ibinigay ng mga topic. Ito pagdidiskusyonan natin, paano mapapababa yung kuryente? Paano mapapaganda sa internet, mapapalakas yung internet natin. O yan ang kinakailangan. Ang tanong, tatanggapin ba ni Rafi Tulpo yung hamon na yan ni Marcoleta? Abangan natin, alangan namang masagot natin. Malay mo, tanggapin. Alam ko yung ginagawa ni Marcoleta. Bakit binibigay yung mga ano eh? Bakit binibigay yung, alam niyo, binibigay niya yung mga, eto ang, ano, kasi mag-aral man si Tulpo. Okay, kaya nga po, hindi po po pwede na, hindi kayo ba palulusutin ni Marcoleta? No? Total, kinakantsawan mo sila, sila sinisisi mo. Bakit walang budget yung DICT? Binalikan ka ni Marcoleta. Ikaw naman daw eh, walang budget. Eh, di magdiskusyonan kayo. Kung sino nagsasabi ng totoo, yan po maganda. Magdebate kayo kahit saan daw eh, kahit sa channel mo. Aba, napakaswerte naman. Binigay pa sa iyo yung mga channel. Binigay pa sa iyo yung mga topic, mapaghahandaan mo. O ngayon po, titignan natin. No? Hindi po tayo ano, hindi ko sinasabi na hindi kaya ni Rafi Tulpo. Napakalakas ni Rafi Tulpo. Ha? Hindi ko sinasabi na hindi niya kaya si Marcoleta. Kinakailangan niyang kayanin. Dahil trabaho nila sa Senado. Hinahamon siya ngayon.
magdiskusyonan. Hindi po, nakilala na natin si Marcoleta, hindi po aapras yan. Hintayin po natin si Rapitol po kung sasagot po, no? Hindi po, hindi, titignan nga natin eh, kahit ba anong discarding eh. Titignan natin kung makakaporma siya. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Maganda yung ating talakayan ngayon, okay? So, sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube, Donmar TV, 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow itong Donmar TV, Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa ating mga balita, no? At ma-notify yung mga cellphones nyo kung merong bago tayong mga breaking news, okay? So, sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Kumanta na si E.S. Vic Rodriguez. Oh, Roy, uy! Makinig ka. Itong dating spokesperson, itong dating, ano tawag dito? Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Loyal ito kay PBBM dati, ha? Pero bakit ito bumaliktad ngayon? Ngayon, kumakanta na itong si Vic Rodriguez. At hinamon pa itong si PBBM. Oh, Vic Rodriguez, pasok. Ano ba yung hamon mo kay PBBM? Play. May hamon ang isa sa mga dating malapit na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaugnay nito sa issue ng paggamit ng illegal na droga, si MJ Mondihar. Sorry, Paul! Lead by example. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga tagapamahalaan ngayon. Lalo na sa kanyang dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamon, sumalang ang mga ito sa isang credible drug test. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, hindi ba? Ay undergo a credible drug examination. Remember ha, itong si E.S. Vic Rodriguez, dati itong kaalyado ni PBBM. Loyal na kaalyado ito. Ito yung ipinagtanggol si PBBM itong taong ito nung panahon ng kampanya. Lahat ng batikos ipinagtanggol niya. Pero ngayon, hinamo na niya si PBBM ng drug test. Vic Rodriguez, bakit mo hinamon si PBBM ng drug test? Ang tanong ko sa inyo, may nalalaman ka ba kay PBBM? Bakit hinamon niyo siya? PBBM, hinamon ka ni E.S. Vic Rodriguez na magpa-drug test. Remember, Mr. President Bongbong Marcos, dati mo itong kaalyado. Loyal itong nagtanggol sa inyo noon. Oh, Mr. President, kung marinig ito ng karamihan natin sa taong bayan, itong hamon ni Vic Rodriguez, mapapahiya kayo nito. Dapat, Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo, PBBM. Magpa-drug test ka raw. Oh. Baka itong taong bayan, Mr. President, maniniwala dito kay Vic Rodriguez na magtaka sila. Oo nga, no? Bakit si Vic Rodriguez hinamon niya magpa-drug test si PBBM? Baka totoo ito. Baka ganyan yung, ano ha? Baka ganyan yung isipin ng taong bayan, Mr. President. Bakit itong si Vic Rodriguez hinamon na magpa-drug test ang ating pangulo? Baka itong si Vic Rodriguez ay may alam na gumagamit itong si PBBM. Baka may alam itong si Vic Rodriguez. Ganyan ang iisipin ng taong bayan. So ikaw, Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo dito sa hamon ni Vic Rodriguez. Diba? Oh. Tanggapin mo yung hamon, Mr. President. If sa tingin mo, malinis ka, tanggapin mo, Mr. President, para mapahiya itong si Vic Rodriguez. Diba?
para mapahiya sina Duterte, mapahiya sina itong mga si Maharlika na sinabi kang bangag ka. Oh, that's lagi silang sinasabi na ikaw raw ay gumagamit. May presidente tayong gumagamit ng pulburon. Hinahamon ka na ESV Rodriguez, dating executive secretary, hinamon ka ng drug test. Mr. President, ipagtanggol mo ang sarili mo, baka magdududa na ang taong bayan. Diba? Oh. Kasi kung magpa-drug test ka, Mr. President, at mapapatunayan na wala kang, hindi ka malinis yung results, ibig sabihin, mas lalong magtitiwala ang taong bayan sa inyo na ikaw talaga ay hindi gumagamit. Diba? Mas maganda yun, Mr. President, magpa-drug test ka para, kasi, diba, sabi nyo, hindi naman kayo gumagamit, diba? Magpa-drug test ka para maniniwala yung taong bayan na ikaw ay malinis. Yung utak mo ay matuwid. Diba? Kasi sabi nila, yung mga tao raw gumagamit, hindi na raw matuwid yung utak. Diba? O, magpa-drug test ka. At yung drug test na sabi nila, kung sa ihi lang raw, pwede yan pwede kang, I think, uminom ka ng gatas, maraming gatas, o meron kang gagawin para mag-negative yung results. Diba? Pero ang pinaka, di ko lang alam ha, I'm not sure, no, dito, pero narinig ko lang, yung pinaka-effective raw na drug test ay yung sa buhok, no? Kunan ka ng buhok at doon iti-test yun ng, di ko lang alam kung paano, no? Sila nang may alam dyan. Yun ang nagpapatunay through buhok, no? Nagpapatunay na since na ikaw ay since birth wala ka talagang ginamit na bawal na gamot, okay? Ang buhok kasi nagpapatunay yan kung meron ka mga previous na mga ginamit, no? Buhok is the pinaka the best na i-test. Okay? So hinahamon ka namin, Mr. President, itong si Vic Rodriguez, na magpa-drug test ka. Kasi alam namin na malinis ka, PBBM. Kasi sabi mo, di ba? Oh, wala naman silang ebidensya. Kasi sabi nyo, yung mga ebidensya ni Maharlika, peke raw yung mga ebidensya ni Maharlika. Di ba? Oh. Oh. So, dun ka. Oh. Sabi mo, peke. So, you are confident, Mr. President. You must be confident na magpa-drug test para mapahiya yung mga bumabatikos sa inyo. Di ba? Am I right? Oh. So, hinamon siya ni Vic Rodriguez. Continue. I undergo a credible drug examination. Nagugat ang challenge na ito matapos ilabas kamakailan ng political vlogger na si Maharlika ang kopya ng isang PDEA pre-operations report kung saan itinuturong subject sa Marcos Jr. sa isang 2012 anti-drug operations. Inuugnay sa Marcos Jr. sa umano'y paggamit ng cocaine. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasalukuyang presidente ng bansa. Pero ang PDEA, sinabing peke ang nasabing report. Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di man ang nahimik na yung mali. Correct. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, kasi ako, ganito. Di magpa-test ka. Samantala, nilino naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at ipinisinta sa mga ahensya ng gobyernong may kinalaman sa ilegal na droga. Kini-question kasi ang 2021 drug test ni Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. No, I was not with him. Ito nga yung in-explain rin ni Maharlika na yung drug test raw ni Presidente Bongbong Marcos, 2 minutes lang meron ng resulta. Gaano ba yan katotoo?
when he subjected himself to the drug test. I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him. At ngayong dinidemand ng taong bayan si Marcos Jr. na muli magpa-drug test. Hair follicle test naman ang panawagan dito. Okay, ang term pala is hair follicle test. Yun ang pinaka mabisa at talagang malalaman. Mr. President, I know and you are confident na ikaw ay malinis. Papatunayan mo yan sa taong bayan para mahiya yung mga nagsasabi, sina Maharlika, sina former President Duterte. Sampal yan sa kanila kung magpa-drug test ka, di ba? Na malinis ka. Pero, Mr. President, kung hindi ka magpa-drug test, that only shows na questionable ka. Di ba? Para sa taong bayan, para sa Pilipinas, gawin mo yan. Okay? For the sake of the Filipino people, Mr. President, gawin mo yan. Prove them wrong. Kasi kung hindi mo gagawin yan, di ko lang alam kung anong sasabihin ng mga taong bayan. Ni Rodriguez. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magkikwestiyon. Baka hindi mo ihiyan. Baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admar at Carla, na baka uminom ka kasi ng mga isang galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok, doon sa mga nasa gobyerno. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, MJ. Grabe yung hamon ni Vic Rodriguez, ha? Hair follicle talaga ang hinamon ni Vic Rodriguez. So para matapos na itong issue na ito, gawin mo na, Mr. President. Gawin mo na. Okay? Kasi mahirap kasi na meron tayong, example lang ito, ha? Kung meron tayong government official, hindi lang sa ano, ha? Hindi lang sa national government. Mahirap if meron tayong mga leaders sa gobyerno na gumagamit. No? Kasi pagtataksil rin yan, matatawag rin yan na pagtataksil sa bayan. Pagtataksil sa mga taong bayan, kapwa natin Pilipino. Okay? Alam natin, tayo mismo ang gobyernong ito, ha? Nagpapatakbo tayo ng programa para sugpuin itong mga bawal na gamot. Tapos meron tayong mga government officials na sila mismo gumagamit. Nakakahiya ito at the same time para na rin tinotolerate natin itong mga gawaing ito. Di ba? So, pero at the end of the day, it's the decision of the President of the Philippines kung magpa-drug test siya o hindi. Di ba? Kung he is concerned with his credibility, magpa-drug test talaga siya. Pero kung sa tingin niya, wala siyang concern about his credibility, siguro, kalayaan natin na hindi siya magpa-drug test. Kalayaan niya yan. Di ba? Pero, sad to say, yung taong bayan dyan, Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!